So hello mga Coolant Shop, isang magandang araw po sa ating lahat. At dahil holiday ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon na tayo makapag-vlog. So andito na naman tayo sa Sitio Ragatan, Indang, Cavite. Ayan, kung saan naglalaro po ang aking anak. Ayun po ngayon sila, mamasyal sila sa kagubatan. Alright, so usapang cooling system naman tayo. So marami kasi mga katanungan at mga palaisipan tungkol sa ating cooling system. So i-discuss ko po isa-isa sa inyo kung ano po yung mga kalimitang katanungan at mga problema ang nararanasan sa cooling system natin. Alright, so unahin po muna natin ang paano ba gumagana yung cooling system natin. Pwede na! Alright, so once na nag-start po yung ating engine, so yung laman po ng radiator natin is hihigupin siya ng water pump. Ayan. Through the lower hose. So ayan yung lower hose natin. Ay, kita ba natin? So ayan yung parang letter S na yan. So ayan po yung lower hose. Papasok po yung ating coolant or distilled water. So mamaya ko na po siya i-discuss sa ating engine. And then pag pumasok po siya, since na malamig pa po yung ating engine at kailangan siyang painitin, dadaan muna yung mga coolant na yan sa ating mga bypass hose. Okay, so sa bypass hose muna siya dadaan para mas mabilis na ma-achieve ng ating engine ang optimal temperature or operating temperature niya, which is yung nasa gitna ng ating gauge sa ating panel. Right, so bakit po muna sa bypass hose dumadaan? Dahil po pag dumaan siya sa radiator natin, mapapalamig po agad siya ng radiator, and then pag malamig po siya, mas matagal pong iinit yung ating engine. Okay, so kailangan po muna niyang uminit, at pag uminit na po siya, so kasabay ng pag-angat ng ating gauge or ng panel gauge natin sa temperature, bubukas naman po yung thermostat dito. Ayan, so kaya po yung ating temperature sensor ay kailangan na nakakalibrate siya nakasabay ng thermostat. So that pag na-reach niya na yung tamang temperature or yung optimal temperature natin, bubukas naman si thermostat para ma-maintain niya yung init ng engine na yun. Dahil pag hindi po bumukas si thermostat, ang mangyayari po, dito lang po siya sa bypass hose dadaan at napakaliit po ng amount ng coolant ang dumadaan dyan. So mangyayari po, mag-overheat po yung ating sasakyan. So may tendency na mag-overheat yung sasakyan natin dahil hindi kaya mapalamig ng amount ng coolant na dumadaan sa bypass hose yung ating engine. Alright, so yun yung isa mga sa nagiging cause ng overheating, yung hindi bumubukas na thermostat. Alright, so pag bumukas na yung thermostat natin, papasok yung coolant dito, pupunta dito sa radiator, ayan, at meron niyang mga grills na tinatawag, dyan pumapasok yung mga coolant, no? So habang bumababa siya, dahil na bubugahan siya ng hangin itong ating radiator fan, lalamig siya pababa, ayan. And then pagdating niya sa baba, hihigupin ulit siya ng ating lower hose, ipapasok sa engine through our water pump. Yung water pump po natin ay nasa likod po ng ating radiator fan. So magkadugtong po silang dalawa. So habang umiikot si radiator fan, ayan, umiikot din po si water pump. So that pag pumasok siya sa engine, mapapalamig niya at mamaintain niya yung operating temperature ng ating engine. Alright, so yun, ganun gumagana yung ating cooling system. And then, pag napuno na po ng pressure itong ating radiator, bumubukas po si radiator cap. No, meron siyang spring, depende sa kanyang PSI or tinatawag natin na pressure na kayang i-hold. So pag bumukas po yan, yung coolant or yung ibang coolant, dahil due to pressure, ipapasok niya po dito sa butas na maliit. Ayan, papasok siya at pupunta po siya dun sa ating reservoir. So kaya po yung iba,
pag mainit po yung engine natin, dumadami yung laman ng ating reservoir. So kaya po dapat hindi natin siya masyadong pinupuno, as in yung puno talaga, yung punong-puno, dahil ang tendency is umapaw yung tinatawag nila na overboil dun sa ating reservoir pag sobrang lakas na ng pressure dito sa ating radiator. Pagbalik naman niya, okay, dahil pagka hindi natin ginagamit si engine, lalamig po yung ating radiator at saka yung coolant. So magkikreate naman siya ng vacuum pabalik dito sa ating radiator at ibabalik niya yung malamig na coolant dito sa loob ng ating radiator. Yun. So pinapalamig lang din po, ang silbi lang din po ng ating reservoir. Unang-una, syempre kaya siya tinawag na reservoir is para pag nagbawas ng kaunti yung ating radiator ng laman, dun siya kukuha sa ating reservoir. At pangalawa, itinatapon yung overboil dyan para lumamig, at pag lumamig na siya, babalik dito sa ating radiator. Okay, so kung walang leak ang inyong radiator at ang inyong cooling system, napakaliit ng chance na siya ay magbabawas ng malakas. Okay, bakit maliit na chance na magbabawas ng malakas? Kasi nagbabawas naman talaga yan due to evaporation. So syempre, sa sobrang init ng liquid, nag-evaporate yan, nag-deturn yung liquid into gas, talagang magbabawas at magbabawas yan, pero kaunting-kaunting-kaunti lamang. So pag napansin nyo, halimbawa ngayon, naglagay kayo ng dito sa full ng ating reservoir, and then ginamit nyo maghapon, tapos pag cool down ulit ng engine, is bumaba siya, no? Sobrang baba siya. So ibig sabihin, may tagas ang inyong cooling system. Kasi never na magbabawas siya ng malakas. So, itong aking cooling system is 2 years na. Alright? So kung magbawas man siya, siguro in 1 year, magbabawas siya. Isang kutsarita lamang ang mababawas. So hindi ako talaga lagi nagsasalin ng coolant dyan sa reservoir natin. So kung palagi kayo nagsasalin, tapos sinecheck nyo yung radiator, nagkukulang siya ng laman, babawas lagi, meron niyang leak. Ayan, so laging puno yan, guys. So saan ba nang gagaling yung mga leak? Yung mga leak pwede dito sa mga hoses natin, sa hose fittings, dito, sa bypass hoses, i-check natin, baka may leak. Sa water pump po, ayan, may leak. And then, sa lower radiator hose natin, may leak. So upon checking po kung lahat naman ng hoses ay well fitted at wala naman talagang leak, may tendency po na ang leak niya ay nandito sa mismong radiator natin. So either nagkakabuta siya or meron siya sa mga sulok-sulok. Ayan. So kaya yung aking naranasan dati, napansin ko nagbabawas na malakas yung aking reservoir, pero chine ko dito, wala namang leak. Sa lahat ng hoses, wala namang leak. Yun pala, naandoon siya sa pinakasulok. Ano? So ang ginawa ko para makita ko, ginanyan ko ng camera yan. No? Doon ko nakita na meron siyang leak doon sa pinakasulok na sulok, at hindi mo siya mapapansin kaagad-agad. So kasi meron tayong shroud, no? Hindi mo makikita, hindi mo masisilip na may leak. And then yung leak niya, napakahina lang din naman na para magbasa ng malakas. And then dahil nga umiikot ang aking rad fan, and then mainit din yung engine, natutuyo agad siya. Halos wala siyang patak dun sa baba. Kaya iisipin natin, wala talagang leak. Pero totoo niyan, meron siyang mga leak dun sa mga sulok-sulok. Ayan. So yan yung isa sa mga titingnan ninyo para ma-check kung bakit nagkakaroon ng pagbabawas dun sa ating reservoir at sa ating radiator. Okay, so paano naman kung nasa mga hoses ang leak? So ang sagot naman dyan, tighten lang yung hose, or kaya i-check nyo yung kanyang pinagsusuotan, dahil may tendency na kinalawang yan. Pag kinalawang kasi yan at hindi na maganda yung lapat ng hose natin dun sa kabitan niya, kahit anong higpit ang gawin natin, maglilik at maglilik yan. So dapat kasi yan makinis yung palibot niya. So dito sa ibabaw, dito, at saka dun sa baba. Pag yan ay kinalawang, so magiging rough yung kanyang surface, ang tendency niyan, hindi mailapat ng maayos yung ating hose kahit anong higpit. Ito naman kasi hindi naman talaga dapat talaga sobrang higpit niyan, dahil once na uminit yan, yan ay nag-e-expand. So dapat ang higpit dito yung saktong-sakto lang na hindi naman sobrang higpit. Ayan. So pwede nating lagyan ng mga sealant sa mga simula. Ayan, kung maliliit lang yung mga leak, pwedeng lagyan natin ng sealant. Pero kung talagang kailangan na siyang kaskasin, ano, dahil sobrang kalawang na, ayun. So mas maganda diyan,
papakinisin natin or papalitan natin ang pinakabibig niya ng makinis. So yun ang pinakamaganda dyan para lapat na lapat yung ating hoses. Alright, so ano pa ang mga dahilan kung bakit nag-leak kahit wala naman leak yung radiator? Yung ating radiator cap. So ang tanong, ano ba talaga ang PSI ng ating radiator cap? Kasi may nagsasabi 0.9, may nagsasabi yung stock natin 1.1, mayroon man 0.3. So yung stock po natin sa ating cooling system, kung ang cooling system natin ay hindi pa talaga nagagalaw at stock na stock, ang atin pong radiator cap ay 1.1 PSI. So yun po yung pinaka original niya at saka pinaka stock niya. So yun po ay kung original pa lahat ng components ng ating cooling system. So para saan ba yung 1.1.9 na yan at saka 1.3? Ibig sabihin niya yan po yung pressure na kayang i-hold ng ating radiator cap bago siya bumukas at para magtapon ng overboil doon sa ating reservoir. Kung mali po ang ating paglalagay ng radiator cap, may mga consequences po yan. So unang-una po, pagka medyo mababa doon sa capacity niya na makapag-hold ng pressure, ang tendency po niyan, maagang bubukas itong ating radiator cap. So maunting pressure pa lang, bubukas na siya. So ang tendency, magtatapon agad siya ng overboil doon sa ating reservoir para palamigin. And then, magtatapon siya na magtatapon. So ang mangyayari dyan is, maaaring mapuno agad yung ating reservoir, no? Pag naman sobrang bigat ng PSI niya, may tendency na pumutok yung ating mga hoses at yung ating radiator. Bakit? Dahil sa sobrang pressure niya, wala siyang labasan, maghahanap ng lalabasan yung ating pressure. So dahil nga sobrang bigat ng pressure dito, ayaw bumukas ng cap. So ang tendency niyan is pumutok or magkabutas yung ating cooling system. So hahanap kasi siya ng lalabasan ng pressure. Alright. So minsan nagbabawas siya dahil dito lumalabas sa radiator cap natin, hindi na maganda yung lapat niya. Yan, meron kasi siyang rubber dito. So pag hindi na maganda ang lapat niyan, may tendency na magbawas siya. Dito lalabas yung coolant natin, no? So kaya nasabihin natin, hindi naman naapektuhan yung ating reservoir, pero bakit yung radiator natin nagbabawas ng laman? So may tendency dito lumalabas sa ating radiator cap, kaya nagpapalit tayo ng radiator cap. So always remember din na dapat itong tube na to ay i-secure natin para hindi siya nababarahan. Kasi once na nagbara dito, ayun nga, hindi makakapunta yung overboil dun sa ating reservoir at maghahanap siya ng lalabasan. So maaaring dito lumabas or dun sa mga hoses fittings natin. Yun din ay isa sa mga dahilan kung bakit nag-overheat yung sasakyan natin, kasi hindi natin alam, bawas na pala yung laman ng ating radiator, hindi na kayang palamigin yung mainit na engine natin. Sunod naman po, cause ng overheating ay itong ating fan. So ang tanong, kailan ba dapat ito tinetest? So itetest natin yan pag malamig, mararamdaman nyo yung laban niyan kung may silicone oil pa siya or wala na. So pag malamig siya at napakalubay niya, ayun. So more or less kulang na siya or wala na siyang silicone oil kasi wala na siyang laban. Pero ang tamang pagche-check nito kung may laban pa o wala is pag mainit na yung ating engine. Pero papatayin niyo yung engine niyo, ano, wag niyo i-test o hahawakan o gagantuhin nang tumatakbo yung engine natin, no? Delikado 'yon. So papatayin niyo si engine, mainit na siya. Doon yung malalaman kung may laban pa siya pag mainit na yung engine. So pag malubay siya lalo, pag mainit na yung engine, ayun. So more or less, hindi niya na naibubuga yung tamang buga niya para palamigin yung ating kulat na dumadaan dito sa ating radiator. So mangyayari niyan, papasok ulit yung kulat sa engine ng mainit. So ang tendency, hindi niya mapapalamig or mame-maintain yung dapat na temperature para sa engine natin, which will cause in a long run ng overheating. Another cause of overheating, yung ating thermostat. So ang tanong, kailangan ba may thermostat or wala? So dahil nagkoko siya ng overheating, tanggalin ko na lang siya. So gaya na nasabi ko kanina, hindi pwedeng walang thermostat dahil medyo matagal yung ma-achieve yung tamang temperature or operating temperature sa engine natin dahil papasok nga ulit agad yung
coolant dito sa ating radiator at babalik sa engine natin, mapapalamig siya agad na mapapalamig. Kaya mahihirap pang maabot ng ating engine yung operating temperature niya kung tayo ay walang thermostat. Sa panahon naman natin ngayon, may nang mga nagsasabi na okay lang na walang thermostat dahil mainit naman daw sa ating lugar. Kanya-kanya po yung paniniwala, hindi naman po natin pinipilit yung mga walang thermostat na maglagay ng thermostat, at yung may mga thermostat, alisin yung kanilang thermostat. Ano po? So, kasa kanya-kanyang kondisyon ng gamit ng sasakyan yan eh. So, pero for me, kailangan meron din siyang thermostat. Pero pag meron kayong thermostat, guys, kailangan ay marunong din kayong mag-check ng inyong thermostat, dahil baka kinakalawang na yung cooling system ninyo, nag-i-stuck na yung ating thermostat, so mapuprone naman kayo sa overheating. So sa aking palagay, kung kayo naman ay tamad mag-check ng inyong sasakyan, lalo na sa mga bagay na nasa loob niyan, tamad kayo magpa-check up, huwag nyo nang lagyan ng thermostat, dahil pagkayan po ay nagkaroon ng stacking up, eh mas maapektuhan yung engine ninyo kung tamad po kayo talagang magpa-check up. Dahil talagang pag kinalawang yan, tigil yan. Buti kung stop up open siya. Pero kung stop up close siya, ayun, dun kayo magkakaproblema. Dahil nga po, again, maliit lang yung iikot sa kanya na coolant na napapalamig yung ating engine. Eh, pero syempre, kung kayo naman ay maalaga sa sasakyan, so talagang alam nyo na dapat meron niyang thermostat. So again, sa radiator cap, depende po sa kondisyon ng inyong sasakyan. Meron pong 0.1, 1.1, 0.9 at 1.3. Yung sa akin po, 0.9. Kasi nung nabili ko po ito, hindi ko alam kung stock pa rin tong mga lahat na yan. Sira na yung radiator cap niya. Ito yung ginamit ko, 0.9. Pero hindi pa naman ako nagkakaroon ng problema regarding sa cooling system natin. Wala pa rin. And then, another question na nakikita ko, bakit po dumadami yung laman ng aking reservoir? So yun nga po, nasabi ko kanina, pag na-reach na yung pressure na tama or tamang pressure para dun sa ating radiator at tama rin yung radiator cap natin, bubukas si radiator cap, magtatapon siya ng overboil papunta doon sa ating reservoir. So kaya dadami talaga yung laman niya, no? Dadami talaga yung laman niya. Ang hindi normal is dumami yung laman niya pero hindi bumalik. Nung lumamig yung engine, hindi siya bumalik, no? Hindi siya bumalik dito sa radiator. So, ibig sabihin, walang vacuum na nangyayari. More or less, mayroong leak yung inyong sasakyan kasi hindi siya nagba-vacuum. Alright? So, yun nga, nasabi ko kanina, paano ma-check yung mga leak? So, tingnan sa mga sulok-sulok. Ang tamang way pag nag-check tayo ng mga leak, guys, is pag nag-build na siya ng pressure. Dahil doon natin makikita kung may mga sumisingaw-singaw ba sa kanyang mga hoses, sa radiator mismo, doon sa water pump natin, no? Kasi meron siyang pressure sa loob. So pag nag-check tayo, kasi minsan umaga na. So pagdating ng umaga, sinisilip natin, wala namang tumutulo. Kaya wala pong tumutulo, hindi natin makikita kung saan yung tagas dahil wala na pong pressure yung ating radiator. Kaya hindi natin makita kung saan siya tumutulo. Kaya nga dapat pag nag-check tayo, yung mainit pa yung engine para makita nyo kung saan tumutulo, no? Tsaka tumatagas. So, ano po ba ang gagamitin natin sa ating cooling system? Mineral water ba? Coolant? Or distilled water? Okay. So, wag po tayong gagamit ng mineral water dahil yan po ay makakakalawang. So, kahit tap water yung galing sa gripo, nakakakalawang po kasi ng metal parts yan. At once na kinalawang yung ating metal parts, ayun, may tendency na mag-clog yung ating mga butas-butas dyan, which will cause overheating. Distilled water. So yung distilled water, pwede natin gamitin kasi hindi siya kakalawangin. Bakit hindi siya kinakalawang? Dahil siya ay distilled nga po. Kumbaga, wala siyang properties na para kalawangin. Kaya lang, yun po ay kung wala kayong medyo budget, kung tight budget kayo, pwede kayong mag-distilled water. Napakamura lang naman po ng distilled water, no? Kaya lang, in the long run, dahil nga siya ay magkakaroon ng mga impurities, ayan, in the long run, may tendency rin po na mag-clog yung ating radiator, and then pwede rin po mag-build up ng kalawang, lalo na kung galing po sa pagkakalawang yung inyong cooling system, ano? So, kasi yung distilled lang naman yan pag nandun sa lalagyan niya. Pag inilipat na natin yan dito sa ating radiator, may natapik na siyang mga impurities. So, hindi na siya pure distilled. Coolant! Bakit coolant ang gagamitin natin? Yung coolant po kasi ay mayroong mga properties na anti-rust, anti-corrosion,
And then, mayroon siyang properties na wala sa distilled water, like yung anti-freeze din, ayan. So, mas mataas din ang boiling point niya compared sa distilled water. Kaya, mas mamaintain niya yung lamig dun sa ating engine na para sa engine natin. Unlike dun sa distilled na medyo mataas yung boiling point niya, ibig sabihin, mas madali siyang uminit talaga at mas madali siyang kumulo compared sa ating coolant. Alright, so paano naman tayo mag-mix ng coolant? Pwede ba nating i-mix yung, kasi tight budget ako eh. Pwede ba nating i-mix yung coolant at saka distilled water? Pwede po. Pwede rin po tayong gumamit ng ready mix. Ibig sabihin, yung ready mix or pre-mix, yun yung sasalin na lang natin sa ating radiator. So, kumbaga, timplado na siya. Meron naman tayong tinatawag na concentrated. So, yung concentrated, hahaluan pa natin, i-dilute pa natin siya sa distilled water. So, kasi kung medyo tight budget nga tayo, napakamahal nga naman kung coolant talaga or purely coolant talaga yung gagamitin natin sa ating cooling system. So, ang paghahalo po niyan, pwede tayo mag 50-50. Ibig sabihin, 50% concentrated na coolant at 50% na distilled water. So, kung ito po ay 5 liters, 2.5 liters na coolant, and then 2.5 liters na distilled water. Pwede rin naman po halimbawa na 60-40. 60 coolant, 40 distilled water. 70-30, 70 coolant, 30% na distilled water. So, bakit po laging in favor of coolant? So, again, ang ating coolant ay may mga properties na wala sa distilled water. So, kung ang mas marami ay distilled water, medyo kukulangin na or liliit na yung properties na inihold ni coolant. Ito po. Ayan. Huwag po tayo malilito. Ano? Pag ready mix na po, yun po ay hindi na kailangang i-dilute. Kung kayo ay nagtitipid, pwede nyo namang haluan ng distilled water, yung ready mix, konting-konting distilled water lang po dahil ang tendency po niyan, kung ang mix nung diluted na ay 50-50, kung haluan pa natin siya ng distilled water na kaunti, so mangyayari niyan, magiging in favor na siya sa distilled water. Ano po, kaya kung maghahalo man tayo, konting-konti lang din po talaga ang idadagdag. Ano? Always check your silicone oil or your fan, no? Kasi pag kulang talaga ang ikot niyan or yung buga, may tendency na mag-overheat tayo. And then, yung mga hoses, ayan, yung mga dugtungan natin, so check natin. So, kaya nga rin mas maganda yung coolant ang gamitin natin dahil may kulay po siya at kitang-kita agad natin na may leak, ano? So, ano po bang pwede natin gamitin? Kulay pink po ba or kulay green? So, kung ang ginagamit nyo po ay kulay green, so I suggest doon na po kayo magstay sa green. Unless, ide-drain nyo po yung ating radiator at yung ating engine block, meron po siyang drain plug dyan sa gilid. Hindi lang po natin masyadong mabidyohan dahil nasa masyadong mababang part. Silipin natin kung makikita dito. Ayan, kaya may butas yan eh. Hindi masyadong kita. Ayan, so guys, ayan yung ating drain plug sa gilid, no? Ayan, yan. Yan, yung part na yan. So, tatanggalin lang natin yan. So, kailangan nyo lang ng medyo extension na mahaba-haba, no, para maikot nyo yung drain plug ng ating engine. So, ayan yung part po na yan. Luluwagan natin using yung ating mahabang, ayan, kaya may butas yan na ganyan, guys. Ayan, no, kitang-kita dyan. Dyan kasi natin ilulusot yung ating wrench or yung ating may extension para mabuksan natin yung pinaka-drain plug niya. So, kung may naririnig po kayo kaninang parang makina, ayan po yung anak ko po yan, ha? Naglalaro ng kanyang kotse. Okay. So, yun po. So, once na ma-drain natin lahat ng laman ng coolant natin, kung kulay green siya, that's the time po na tayo ay makapagpalit ng pink kung gusto natin, no? So, wag po natin paghahaluin yung magkaibang kulay na coolant. Okay, so at kung meron din po tayong chances, huwag din natin paghaluin yung magkaibang brand ng coolant, no? Kasi baka mag-iba sila ng timpla, although pareho sila na green ang kulay. Okay, so palagay ko naman po ay naipaliwanag ko yung mga agam-agam natin at mga iniisip at katanungan about sa ating cooling system. Pala, last pala, bago po makalimutan, no? Minsan kasi may nagpalit tayo ng nag-flashing tayo ng ating coolant. Nag-flashing tayo ng coolant natin. May tendency po na may air pockets pa siya sa loob ng ating
radiator. Kaya ang gagawin natin dapat dyan, ibubuksan natin si engine, ipapa-startin natin. Then habang nag-i-start siya, hayaan nating mawala yung air pocket. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng embudo dito, sasaksakan natin. And then lalagyan natin ng laman yung embudo at hayaan nating tumakbo siya. So hanggang sa ma-release yung air pocket niyan, kaya makikita ninyo pag tumakbo yung engine or umandar, pagbukas natin ulit ng radiator, kulang si laman. Yan po ay mangyayari lamang pag tayo ay nag-flush ng ating cooling system, ano? Pag nag-flush tayo. So tatanggalin natin yung air pocket kasi meron niya matitirang mga phases na mayroong hangin na dapat ma-release muna ng ating radiator para makita natin na puno talaga siya. Dahil pag lumabas yon, yung mga air pockets na yan, usually nagbabawas yung ating radiator. So aala natin may leak, yung pala naman air pocket lang sa loob. Kung may kulang man po ako, paki-comment down below na lang po para masagutan natin yung mga tanong natin at meron kayong mga queries pa. Alright, so sana po ay may naiambag na naman tayong panibagong kaalaman at mga na-clear na mga things about sa ating cooling system. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!